Ay maganda na sa pakikinig ng mensahe ngayong hapon mula sa serye Sa Ilang, ang mensahe Pag-angal, Biyaya at Paghatol. Binibigay ko na sa inyo si Brother John Medalla. Ngayon ang pagtatapos ng mga kasaysayan Tokyo Olympics. Makasaysayan ito dahil tayo ay nasa pandemya. Dahil sa pandemya, ngayon lang hindi naging popular o tiyak ang pagdaraos ng Olympics. Bukod dito, ito ay tinatayang pinakamagastos o pinakamahal na pagsasagawa ng Olympics. Ang unang estimate nila ay $7.3 billion. Subalit, ito ay lumobo marahil hanggang $26 billion. At dahil ito sa COVID, dinumog din ito ng protesta. Ang mga Hapon ay hindi naman karaniwang nagproprotesta at tinataya na hanggang 80% ng populasyon ng Tokyo ay tutol sa pagdaraos o sa pagganap nito. Subalit hindi tumiklop si Prime Minister Suga. Sa gitna ng mga pagprotesta ng kanyang mamamayan ay tuloy. Kaya nga sa araw na ito ay magtatapos ang Olympics. At marahil may dahilan siya kaya tinuloy niya ito. Posibleng mas masahol ang magiging epekto nito sa bansang Hapon dahil sa malaking gastos na ginawa nila. Ngunit may isang protesta na ating tinitingnan o titingnan at pag-aaralan na nagbigay ng mayamang katuroan hindi lamang sa bayan noon ang Israel, kundi para sa bayan ng Diyos, ang Iglesia sa ating kapanahunan. At ito ay magbibigay ng magandang aral sa atin sa mga susunod na henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Sa nakarang mensahe, tiningnan natin ang pagkahulog ng Israel sa pag-angal. Sa unang tatlong araw pa lang ng kanilang paglakbay, sa kabila ng lubos na paghahanda ay tila naging walang saysay ang lahat. Para bang nabura sa isip nila ang paghahandang ginawa. Yun ay patunay. Kaya meron tayong 10 chapters ng ng mga bilang ay yun ay upang ipakita gaano ka lubos ang paghahanda upang sa paglakad o sa paglisa ng bayan ng Diyos ay tunay silang maging matagumpay. Nag-umpisa ito sa isang sa rabble. Ang rabble ay yung mga sumama na hindi naman talaga mga Israelita, kumalat sa mga Israelita at nahawa sila. At sa kahulihan, pati si Moises ay apektado. Kaya siya bumagsak. Bumagsak din siya. Kaya sinasabi natin sa huling mensahe natin na ang pag-angal, bunga ng mga pagsubok at hamon ng buhay, ang nagbunyag ng pagsuway at kawalan ng pananampalataya ng kanyang bayan. Ito yung tiningnan nating isang talata sa Deuteronomy 8. Deuteronomy 8, kung saan ang nangyari sa ilang ay pagsubok para sa bayan ng Israel. Subalit nakita natin sa una pa lang nilang paghakbang ay bumagsak na sila. Tiningnan natin ang mga ang katangian nito ng mga pag-angal at paano labanan at sugpuin. Sinabi natin ay dalawang bagay, depektibong pag-alala at baluktot na pananaw. At ngayon, susundan natin ang krisis na nangyayari. Ano ang magiging tugon ng Diyos sa kanilang pagkakasala? Kaya anyayahan ko po kayo na buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa mga bilang, bilang 11, talatang 10 hanggang 35. At ang babasahin natin ay ilang talata lamang upang ihanda tayo, upang makita natin ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Ang babasahin po natin ay mula talatang 13 hanggang 17, tapos lulundag tayo sa 24 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito?
sapagkat sila'y umiiyak sa akin na nagsasabi, bigyan mo kami ng karneng makakain namin. Hindi ko kayang dalhin mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat ang pasanin ay napakabigat para sa akin. Kung ganito ang pakikitungong gagawin mo sa akin, ay patayin mo na ako. Kung ako ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, huwag mo nang ipakita sa akin ang aking paghihirap. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Moises, magtipon ka para sa akin ng 70 lalaki sa matatanda sa Israel na iyong nalalaman na matatanda sa bayan ng mga nangunguna sa kanila at mga nangunguna sa kanila at dalhin mo sa toldang tipanan upang sila'y makatayo roon na kasama mo. Ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon at ako'y kukuha ng espiritu na nasa iyo at aking isasalin sa kanila. Kanilang dadalhin ang pasanin ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhing mag-isa. Talata 24. Kaya't si Moises ay lumabas at sinabi sa bayan ang mga salita ng Panginoon. Siya ay nagtipon ng mga 70 lalaki sa matatanda ng bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha ng espiritong nasa kanya at isinalin sa 70 matatanda at nangyari na ang bumaba sa kanila ang espiritu ay nagpropesiya sila. Ngunit hindi na nila iyong ginawa muli. Ngunit naiwan ang 2 lalaki sa kampo, ang pangalan ng isa ay Eldad at ang isa ay Medad. At ang espiritu ay bumaba sa kanila. Sila ay kabilang sa nakatala. Ngunit hindi lumabas sa tolda kaya't sila ay nagpropesiya sa kampo. Tumakbo ang isang binata at nagsabi kay Moises, sina Eldad at Medad ay nagsalita ng propesiya sa kampo. Si Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises na isa sa kanyang mga piling lalaki ay sumagot, aking Panginoong Moises, pagbawalan mo sila. Ngunit sinabi ni Moises sa kanya, ikaw ba'y naninibugho para sa akin? Mangyari nawa ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na ilagay sa kanila ang Panginoon, ng Panginoon ang kanyang espiritu. At bumalik sa kampo si Moises at ang matatanda sa Israel. Ang pag-angal ni Moises ay dahil sa sobrang kabigatan at sa kanyang pasanin, pagkabigo marahil, at lubhang lungkot dahil sa mga hamon na kinaharap mula sa pag-angal ng Israel. Siya ay itinalagang lider o tagapanguna ng Panginoon. Ang pagkayamot ng Israel sa kanilang sinapit ay dahil hindi sila nakontento sa kanilang kinakain at tila bagay paulit-ulit na mana ang kanilang kinakain. At ito ay hindi dahil walang pagkain, subalit ang kanilang pag-angal ay walang pagkakaiba-iba. Marahil nanawa. Ibinuhos kay Moises ang pag-angal sa pagtugon ng Panginoon, Panginoong Diyos. Unang hinarap niya ng Diyos si Moises bago ang mga tao. Galit or galit sa mga tao ang Diyos. Subalit, biyaya ang kanyang tugon kay Moises. Kaya marahil ang tanong natin, bakit magkaiba ang tugon ng Diyos? Paghatol sa mga tao, yun ang titingnan natin sa susunod na mensahe, sa susunod na linggo, Lord willing. Ang dahilan ay dahil ang mga tao ay umangal patungkol sa Diyos at sa kanilang mga sarili. Ito ay pagtalikod sa Diyos. Samantala si Moises ay umangal hindi patungkol sa Diyos, kundi patungkol sa mga tao at idinulog niya ito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin, sa ating lahat, sa hapon ito. Sa gitna ng hirap at kabigatan, ang alagad ay dapat dumulog sa Diyos sa pananalangin sa halip na mahulog sa pag-angal.
sa gitna ng hirap at kabigatan, ang alagad ay dapat dumulog sa Diyos sa pananalangin sa halip na mahulog sa pag-angal. Napakadaling mahulog sa diwa ng pag-angal sa panahon ng kahirapan, ng matinding pagsubok o maging kaguluhan sa kabila ng iyong kaalaman o sa iyong mga katuruan na tinanggap at narinig, o maging sa iyong ipinapahayag na hinahawak ang katotohanan. Kaya mahalaga na maunawaan natin ang ating likas na ugali o kahinaan upang mapalalahanan at mabalaanan tayo sa ating para sa ating ikatututo. At dalawang bagay ang dapat nating tandaan sa mensaheng ito. Una, lubos na kawalan ng kakayanan ng tao. Lubos na walang kakayanan ng tao. Pangalawa, mayamang probisyon na kaloob ng Diyos. Mayamang probisyon na kaloob ng Diyos. Tingnan natin yung una. Lubos na kawalan ng kakayanan ng tao o ng sarili. Ito'y tinatawag ko na futility of self-absorption. Ayon sa teksto nito sa Hebreo, hindi bababa sa 20 beses. 20 beses na tinutukoy ni Moises ang kanyang sarili o binibigang pansin ang kanyang sariling kapakanan o isang pananalita patungkol sa sarili. Ito ay makikita natin sa talatang 11 hanggang 15. Ganun na lang ang kanyang pag-angal sa Diyos kung bakit inaasa sa kanya ang pagpasan ng kanyang bayan. Ang tanong niya sa Panginoon, bakit mo ibinibigay sa akin ang bayan ito na ako, tila ako ang pinapahirapan mo sa mga pangyayaring ito? Ito ay makikita natin sa talatang 14 na sinasabi ni Moises, hindi ko kayang dalhin ang buong bayan na ito sapagkat ang pasanin ay napakabigat para sa akin. Anong mali sa hinaing ni Moises? Isang malaking pagkakamali ito kay ni Moises. Bagamat siya ay itinalagang lider ng bayan, ng Diyos, hindi inasa sa kanya ang mga taong ito, ang bayan ng Diyos. Kaya, makikita natin dito na ang pagkaabala sa pansariling kakayanan ay bumubulag sa sarili sa mga tiyak na pangakong proteksyon at probisyon ng Diyos. Ang pagkaabala sa pansariling kakayanan ay bumubulag sa sarili sa mga tiyak na pangakong proteksyon at probisyon ng Diyos. Dahil sa impluwensya ng rabble, tulad ng aking binanggit kanina, hindi ito mga Israelita, marahil yung ibang mga galing sila sa ibang mga bansa na kasama sa paglabas nila sa Egypt, sa paglisan nila mula sa Egypto. At sa impluwensya ng rabble at ng mga tao, napaling ang pagtingin at pagtuon ni Moises sa paghihirap at kabigatan ng mga tao salip na sa Diyos. Kinalimutan ang mga paalala at pangako ng Diyos. Kanyang pag-iisip ay naging liko. Ito ay masasabi nating maling-mali. Ang Israel ay bayan ng Diyos at hindi sa kanya. At ang Diyos mismo ang nangakong magdadala sa Israel sa kaniyang lupang pangako. At sa katunayan, ang pagtutustos sa kanilang paglalakbay ay magmumula mula sa Diyos. Kaya samantalang ang pananampalataya ay umaasa sa Diyos, ang kawalan nito ay tumitingin sa sarili at ang kanyang kawalan. Ito'y malimit na kamalian, problema at kabulagan ng mga tagapanguna, mga pinuno at maging ng mga mananampalataya din. Ang pagtingin sa sarili ay nagdudulot ng pagmamalaki sa mga tagumpay na nakamtan, marahil sa mga mabuting pangunguna at liderato na iyong pinapakita o sa mga matatalinong desisyon na iyong isinagawa. Ganun na lamang ang iyong pagtingin at pag-istima sa iyong sarili.
At ang ito ay tukso sa kaisipan na kaya nating magsarili. Subalit o ngunit sa biglang problema at kaguluhan, nagiging desperado, wala namang nagagawa at nahuhulog sa pag-aawa sa sarili. Ang inaasahang pag-asa ng tagumpay na pinanghahawakan ni Moises, ito'y kanyang sinabi sa mga bilang 10, talatang 35 hanggang 36 ay natabunan. Ang kanyang victory shout or cry ay tila nawala na, nawalang saysay. Salit na idulog ang kabigatan ng Israel sa Diyos na may pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Diba ito yung kanyang paghihikayat na ginawa kay Hobab? Si Moises ay nagduda sa kakayanan ng Diyos na mapakain ang Israel, ang kanyang bayan, puntong ito. Ito yung makikita natin sa talatang 21 at 22. Ang tanong niya, kakayanin ba kaya? Biro nyo, marahil ang estimate ay mga 1 o 2 milyong katao. Paano pakakainin ng Diyos? Gaano karaming karne para mapakain ang kanyang bayan? Naging limitado ang pananaw niya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa halip na manalangin, tulad ng kanyang ginawa noong sa talatang 2, anong ginawa niya? Nahulog sa pagkasala at pag-angal katulad ng mga tao. Tayo ang bawat isa sa atin ay nabubuhay na may tinatawag na mga patterns or habits o kaugalian at nakasanayan. Merong mabuti at merong masama. Karaniwan, meron tayong tinatawag na mga gawain. May disiplina tayo, may mga routine tayong ginagawa sa araw-araw para maging mabisa at mahusay ang araw ng pagtatrabaho natin. Subalit kung masama ang nakasanayan mo, ito ay dapat palitan dahil hindi ito makakabuti sa iyo. In terms of yung efficiency, productivity, and effectiveness. Kaya, dapat palitan natin at ang pangunahin na dapat nating palitan ang ating ugali nating makasarili at pag-angal. Kaya ang hamon sa atin ay manghawakan sa pangako ng Diyos upang hindi mahulog sa pag-angal. Manghawakan tayo sa mga pangako ng Diyos para hindi tayo mahulog sa pag-aangal. Ang manghawakan sa mga pangako ng Diyos ay patuloy na hamon sa ating paglilingkod. Bilang kanyang mga alagad, bilang mga Kristiyano, gawin natin ang ating tungkulin. Subalit, iasa sa Diyos ang resulta. Ngunit, maraming beses ay binabaliktad natin ito. O di kaya, gusto nating sakupin lahat. Hindi tayo gumagawa, umaasa lang sa Diyos. Malimit, masigasig tayo sa ating mga tungkulin at inaasahan natin ang agarang resulta na ating hinahangad. Yun yung gusto nating sakupin ang lahat. At ito isang kamalian dahil pinipilit natin ang sarili nating agenda at timetable na hindi ayon sa Diyos. Ipinapahayag nito ang ating kawalan ng pananampalataya. Kung tayo ay nagkokontrol sa mga pangyayari, gusto natin sa ating paglilingkod ay dapat ito ang resulta, ito ay nagpapahayag na wala tayong o kawalan ng pananampalataya. Kaya nahuhulog sa pag-aangal dahil makupad marahil, mabagal umunawa at sumunod ang ating inaabot o miniministeryo dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Subalit sa ating tininang mga talata, naging matyaga ang Diyos kay Moises. At pwede nating isipin, kaya
Kaya isipin natin na ganun din ang pakikitungo ng Diyos sa atin, maging sa ating mga sariling buhay, naging mabuti rin ang Diyos at matiyaga sa ating makupad na mga gawi o kaisipan, mga kahinaan sa ating ginagawa. Ibinubunyag ang ating kabiguan na maniwala sa Diyos at gumawa sa pagpapakabanal sa kanyang tupa, maging sa paggawa ng conviction at pagbago ng puso. At marahil ito isang hamon sa ating pagmamataas. Kung minsan, aminin man natin o hindi, gusto nating angkinin para sa sarili ang karangalan ng paglago o pagsulong ng iba. O malimit, ay inip sa matagal na pagbabago at pagtugon ng ating mga inaabot. Kaya patunay ito na ang ati tayo ay inip sa talaorasan ng Diyos o yung timetable ng Panginoon. Pinipilit natin ang agaran at dagliang pagbabago. Kaya ang resulta ay panghuhusga sa iba dahil tapos sila sa ating pamantayan ng isang uri ng Kristiyanong pamumuhay. Kaya sa halip na pagkainip, sa halip na paghusga at maging pag-angal, mas mainam na dumulog tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. Ipanalangin natin ang ating mga sarili at maging ang iba. Tungkulin ni Moises bilang tagapamagitan na ipanalangin at idulog ang hinain ng Israel. Ngunit sa puntong ito, naging mahinang tagapamagitan siya para sa mga tao ng Diyos. At ganyan ang taglay na kahinaan ng taong tagapamagitan. Kinailangan ng mas dakilang tagapamagitan sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Ganon ang kahinaan na nakita natin kay Moises. Hindi natin pwedeng asahan. Kaya ang kailangan natin ang dakilang tagapamagitan ang Panginoong Hesus mismo upang mamagitan para sa kasalanan ng kanyang pinili at hihiranging bayan. At yan ang pinapakita ng ating Panginoong Hesus na siya na walang kasalanan ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Bagamat namuhay siya na walang pagkakasala, subalit dahil sa pagtupad sa layunin sa kagustuhan ng kanyang Ama, siya ay kusang nagbigay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang maging kahalili sa mga makasalanan katulad natin. Kaya kung meron akong kinakausap na walang Kristo sa kanyang buhay, na hindi kumikilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas, tumugon ka sa paanyaya ng Ebanghelyo dahil kailangan mo na isang tagapamagitan, hindi isang tao, kundi isang dakila at banal ang ating Panginoong Hesus. Inangkin ni Kristo ang kaparusahan na dapat sa isang nagkasala na walang pag-angal at buong pagpapasakop. Marahil, marami sa atin ay nakakakilala kay George Mueller. Siya yung merong orphanage, ay yung Ashley Down Orphanage. At sinasabi na siya rin ay isang kasamang pioneer sa Plymouth Brethren. Nanalangin siya sa kanyang limang kaibigan. Ito ang nilagay ng Panginoon sa kanyang puso at gusto niyang maligtas ang kanyang mga kaibigan ito. Lima, ilang buwan sa kanyang pananalangin, lumipas, isa ay naligtas. Pagkalipas ng 10 taon, dalawa ay naligtas. Umabot sa 25 taon bago naligtas ang pang-apat. Patuloy ang kanyang pananalangin. Nagpatuloy sa pananalangin hanggang sa kanyang kamatayan
para sa ikalimang kaibigan. At nagpatuloy ng 52 taon sa pag-asang maililigtas ang kanyang mga pinanalangin. Nagbunga ito pagkatapos ng kanyang libing. Ang ikalima ay tumugon sa paanyaya ng Ebanghelyo. Napakagandang patotoo. Patotoo ng paghawak sa pangako ng Diyos at gawin ang kanyang tungkulin na manalangin. Dahil nandoon nakasalalay na ang kaligtasan ng kanyang gustong abutin ay sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos na siyang kikilos sa puso ng isang makasalanan. So balik pangalawa, ang pangalawang punto natin ay mayamang provision na kaloob ng Diyos o tinatawag kong availability of God's rich provision. Sa kabila ng kasalanan ng pag-angal ni Moises, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa halip na paghatol ng kamatayan, pagdalaw ng mayamang biyaya ang naging tugon ng Diyos kay Moises. Kahabagan ang kanyang natanggap, ang natanggap niya sa isang pinili ng Diyos. Hiling na tulong sa pamamagitan ng isang katuwang para pangunahan ang bayan ng Diyos ang ninais ni Moises. Ito yung kanyang panalangin sa Diyos na bigyan siya ng katuwang o pwedeng tumulong sa kanya. Ang tugon ng Diyos ay higit sa inaasahan. 70 lalaking matatanda. Palaging sorpresa ang hatid ng Diyos ayon sa biyaya. Palagi tayong sinusorpresa ng Diyos pag siya'y tumutugon sa mga panalangin at hinaing ng kanyang mga alagad. Kaya ang punto ko ay sa kabila ng ating natitirang kabuktutan at kasamaan, kahabagan at biyaya ang pinagkakaloob ng Diyos bilang tugon sa panalangin. Napakabuti ang Diyos sa kabila ng ating mga kabuktutan at kasamaan. Patuloy na kahabagan at biyaya ang kanyang pinagkakaloob bilang tugon sa panalangin. Bigat na pasanin sa pumumuno bunga ng kasalanan ng mga tao ang nagpabagsak kay Moises. Naubos ang kanyang lakas at marahil ang kagalakan sa paglilingkod. Subalit hangad ng Diyos ang kabutihan para sa kanyang bayan at maging sa kanyang tagapanguna. Kaya tulong at ayuda ay maasahan. Maging practical man ito o spiritual. Pagpatibay o pampatibay at kaaliwan para sa kanyang nalulumpay na manggagawa. Tunay na mabait at mahabagin ang Diyos ni Moises, ang Diyos na ating sinasamba. Sa kanyang mayamang biyaya, tumawag ng 70 lalaking matatanda na inatasan sa pansamantalang paglilingkod. Para makumpleto, isinalin ang Espiritu para bigyan kakayanan magpropesiya. Dito pinagaan ang hirap ni Moises. Ngunit sa hindi mapaliwanag na pangyayari, tila may dalawang matatanda na si Eldad at Medad na nagpropesiya sa kampo. Patuloy nilang ginagawa at ito'y nagbunsod kay Joshua na himukin si Moises na patigilin sila. Marahil sa palagay ni Joshua, ito'y isang banta at hadlang sa pangunguna ni Moises. Marahil inisip niya, baka ito'y makasira o makagulo pa lalo at delikado para sa bayan ng Diyos. Subalit, iba ang tugon ni Moises. Hayaan sila. Huwag mo silang pigilin ang tugon ni Moises. Ito ay isang marunong at binagong pagtingin sa mga kaganapan. Natuto, naging marunong si Moises sa ipinakita ng Panginoon
ganun na lamang ang kanyang kagalakan at kaligayahan sa kanya, sa mga katuwang na pinagkaloob sa kanya. Sa halip na inggit o paninibugo, kagalakan at kaaliwan ang hatid nito kay Moises. At nagpatibay ito sa kanya upang magpatuloy sa kanyang paglilingkod at pangunguna sa bayan ng Diyos. Meron tayong tinatawag, o marahil alam natin, ang tinatawag na crop mentality. O ito yung tinatawag nating utak talangka. At ito yung paghila sa kasamahan pababa. Dahil kung ilalagay mo ang mga talangka sa isang balde, sa halip na magtulungan niya, ay maghihilaan. Kaya hindi sila makakaahon, makakalabas sa balde. At kung ito ay itutulad natin sa description natin sa mga tao, marahil ang dahilan kaya ganito ang utak o mentalidad ng isang tao ay dahil marahil sa inggit o galit. At ito ay kinamumuhayan natin sa larangan, maging sa larangan ng negosyo, politika, maging sa ating mga opisina. Subalit lalong kasuklam-suklam at walang puwang sa larangan ng paglilingkod sa Diyos ng isang Kristiyano. Walang puwang dahil mayaman ang provision ng Diyos. Hindi tayo dapat maghilaan pababa. Mayaman ang provision ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya hamon sa atin, magtiwala at umasa sa masaganang provision. Provision ng biyaya ng Diyos sa pagharap sa mga hamon ng buhay at ministeryo. Magtiwala tayo. Sa katunayan, ang panalangin ni Moises ay pagkalooban ng Diyos ang buong bayan ng Espiritu. Hindi lang siya nasihan na mayroong 70 at yung dalawa na patuloy na nagpropesiya. Ang panalangin pa nga niya na, Panginoon, ang bawat isa ipagkalooban niyo. Subalit ang panalangin ni Moises na ito ay tinugon ng Diyos. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Moises sa pagbuhos ng banal na Espiritu. Kung maalala nyo sa Pentecost, sa unang iglesia, ang kaloob ng banal na Espiritu ang nagbigay ng kapangyarihan upang magpatotoo ang unang iglesia. Naging matapang sila, naging masigasig sila upang dalhin ang ebanghelyo. Pansamantala lang ang propesiya ng mga lalaking matatanda na ibahagi ang salita sa kanilang kapanahunan sa atin. Permanente at patuloy ito sa ating kapanahunan. Patuloy na tanda ng presensya ng Panginoon at pagkilos sa ating mga puso. Ito ay unang pagpapala na pinagkaloob ng Diyos. Bukod dito tayo binigyang kapangyarihan mamagitan sa isa't isa. Dahil sa banal na Espiritu, pwede tayong mamagitan para sa isa't isa. Hindi kaya ni Moises mag-isa ang pasanin. Ang pasanin ng pamamagitan sa kanyang bayan. Maging ng pastor o ng mga iilan sa atin. Ito'y gawain kung saan ang lahat, ang bawat isa sa atin ay kailangan lumahok at kayang lumahok. Bata o matanda, mababa o mataas ang iyong pinag-aralan, pwede kang lumahok, may kapansanan o wala, pwede kang dumulog sa Diyos sa pananangin. Mga kapatid, lubos tayong pinagpala sa ating kapanahunan. Ang presensya ng banal na Espiritu ay siyang ating kapangyarihan laban sa mga hamon, pagsubok, at kabigatan sa mundong puno ng kabiguan at ng pagkahati-hati. Ang pananampalatayan ng kanyang mga alagad ay dapat makahawa. Ang ating pananampalataya ay dapat makahawa. Hindi ang ating pag-angal. Tayo'y tinawag at itinalaga ng mga tagadala ng pananampalatayang Kristiyano. Marami sa atin ay nakakilala kay Robert Murray McShane. Sa batang edad ay namatay siya.
Balit siya isang kilalang ministro ng Scotland, isang tapat na mangaral. At nagkaroon ng revival sa kanyang iglesia. Subalit ito'y nangyari habang siya nasa isang misyon, wala siya sa iglesia. Isang mas batang ministro ang nangaral, si William Burns. Maraming naligtas, tumugon sa paglilingkod. Ngunit hindi kinitaan ng pagkainggit. Kaya ito nga ay kanyang lubos na ikinatuwa at ipinagpasalamat sa Diyos. Kaya ang tanong ko, anong kabigatan, hirap ang dinadala mo? Sa buhay, sa iyong karanasan ngayon, lalo na sa ating kinasasadlakan na pandemya, o maging sa pagmiministeryo, idulog mo sa Diyos sa halip na umangat.